Hola. Nice, nice pa. So, ano na lang siguro habang walang ano, first of all, salamat po ano dito sa inyong pag-suporta, pag yung ibang mga kasama natin naglamay pa kagabi. So, salamat po sa inyo ano. We're humbled kami ni Kong Gary Alejano, so with this show of support, be assured na ilalaban natin ito. Yeah! So, sa akin kasi dito, alam nyo, no? They have shown their worst and hopefully nakikita ito ng mga kababayan natin kung ano ang tunay na anyo nito ni Duterte at ng kanyang mga alipores. So, alam nyo naman na okay. Just to give you a quick update doon sa legal front, tayo po ay pinag-aralan natin yung kanilang mga hawak at yung mga kanilang mga statements. So, lahat ito ay kinontra na nung ating mga abogado, and this morning sinabi ko isa-isa. Mali ang basis nung kanilang presidential declaration. Bukod sa kasinungalingan talaga 'yon, ano? Nakita niyo naman yung video, 'di ba, na nagsumpa ako doon personally. So, binigay ko yung application form sa kanila. So, therefore, nasa kanila 'yon, wala sa akin, 'di ba? So, kagaya nga ng mga nag-a-apply ng lisensya o passport, meron ba nagtatago rito ng application form? Wala, di ba? But the proof of the validity of that document is the application is the document itself. Di ba? So, in our case, meron kaming certification of amnesty. Yun yun. There should be presumption of regularity. Ngayon itong kung ano-anong iniisip nila mga requirements daw na hindi namin na-comply. These people, this administration do not have the right to dictate the requirements for that amnesty kasi ang nagbigay ng amnesty si President Aquino. Yes. Yes. Di ba? Pag si President Aquino na satisfy siya na na-fulfill namin requirements, na-comply namin, bibigyan sa kanya kami bibigyan ng amnesty. So, nag-declare po si President Aquino na amnesty, then nag-create ng isang committee to process applications for the amnesty. Kung hindi nag-comply doon, hindi mabibigyan ng certificate. Ganun po kasimple yan. But alam naman natin lahat yan. Alam naman ho natin yon, di ba? Na ito ay just a political persecution. Panggigipit ito sa mga kalaban niya sa politika. Inuna na si Senator Laila Dilima. Ngayon, si CJ Sereno. Iba pa, si Senator Risa. Inipit din. And ngayon, since wala naman silang mahanap na kaso sa akin, kailangan mag-isip, ano, maging creative sila dun sa kanilang political persecution. Pero sa akin, babalik natin ano, dun sa mga issues. Si Duterte, for the past 2.5 years, giniba niya ang bayan. Di ba? Giniba niya yung mga institusyon, pinatay niya yung mga Pilipino. Pinahirap niya yung buhay. Ngayon, record inflation na tayo. Yan yung nakaka-alarma at kailangan i-address. But, wala siyang pakialam naman sa mga Pilipino eh. Alam natin yon. Kumurahin lang tayo, ganun-ganun na lang. Diyos nga, hindi pa exempted eh, no? So, but ang challenge sa atin is how to open the eyes of our people. Kaya sa akin dito, of course, nagpapasalamat ako no, dito sa suporta ninyo. But, we really need to create more noise. Maging active tayo sa circles natin, mulatin natin sila,
sa social media, sa mga kamag-anak natin sa probinsya, mulatin natin sila. Ginigiba na ni Duterte yung demokrasya sa ating bansa. Ako po, I'd be the last person na huhingi ng ganito o maghingi ng awa. But ang sa akin dito is yung symbol of oppression, yung kanyang pagsasantabi ng rule of law at ang kanyang propensity sa pagiging diktador. Yan ang kailangan natin protesta at pagkaisahan. So, sa mga darating na araw ay tayo ay mananawagan. Pagka tinuloy-tuloy nila ito, ay definitely we will respond accordingly. So, I believe, ano na? Malapit na mapuno ang salok o puno na? Puno na! Puno na! Puno na! So, well, ano po, no? Talagang kailangan po nating magmatsyag at maging alerto dahil baka gigising tayo isang araw, wala na tayong demokrasya. Tama. So, ngayon po, ako po ang abiso po ng mga... ang advice po sa akin nung mga kapwa ko senador at mga abogado ay huwag padaliin itong pag-oppress sa atin, pag-persecute sa atin. Kasi kung magbaboluntaryo daw akong mag-surrender, So ang sa atin dito is pagka ganun daw ang mangyari ay hindi na natin mapoprotesta itong validity and legality of this latest legal acrobatics that they committed. So ganyan po ang sitwasyon natin. It will be inconvenient for everyone. But I believe this is something that we need to fight for. Yes. Yun po. Yes. Yes. Laban. So, yes. So tuloy-tuloy po ang laban. Laban. Okay. So, salamat po ulit sa inyong lahat and I hope to see you around. Yes.